Paano ba ang hindi makonsensya sa mga maling iyong nagawa? Dear Mama Mia, I slept with 5 different men bago ko pakasalan ang aking asawa at hindi niya alam. Mama Mia, just call me Kate. And tawagin na lang natin ang husband ko sa pangalang Kyle. Oo, tama ang unang nabasa mo. Ito po ang pinaka-deepest, darkest secret ng buhay ko. Ito po ang sikretong walang ibang nakakaalam. Itinago ko sa lahat dahil ang alam nila ay isa kong career and family-oriented na babae. A good wife and a soft-spoken person. Pero Mama Mia, maraming gabi na akong hindi nakakatulog. Literal na hindi ako nakakatulog dahil paulit-ulit kong iniisip kung tama ba na isulat ko itong kwento ko at i-share sa iyo. To be honest, takot na takot ako, Mama Mia. I know, ang iba, huhusgahan nila ako. Ikikriticize. Pero I hope na meron pa rin iba na makaka-relate o kahit na hindi makarelate pero maunawaan at pakinggan ang storya ko nang walang panghuhusga. Pero alam ko pa rin na marami ang tatawag sa akin ng mga salitang masasakit, malandi, kaladkarin. My only consolation, Mama Mia, ay ang pag-asa na sana ang storya kong ibabahagi ngayon ay makapagbigay sa iyong mga tagapakinig ng isang bagay na pwede nilang ika-reflect about sa buhay at sa relasyon. Or maybe, just maybe, may matutunan sila mula sa aking mga pagkakamali kahit konti. Hindi po ako 100% feeling positive sa pag-share nitong aking kwento, Mama Mia. Pero heto pa rin ako. Anyways, tatanggapin ko kung ano man ang i-comment ng iba tungkol sa storya ng buhay ko. After all, lahat naman tayo ay entitled ng ating kanya-kanyang opinion. Simulan natin ang lahat, Mama Mia, kung papaano kami nagkakilala ng aking asawa. We met in high school. That's a long, long time ago. Classmates po kami. Pero hindi kami masyadong close kahit na classmates kami. Dahil every time na subukan kong lumapit sa kanya ay hindi niya po ako pinapansin. Snob po siyang lalaki. Yan po ang first impression ko sa kanya. Tahimik siya pero hindi siya mahiyain. Talkative kasi siya kapag nasa mga kaibigan niya siya o sa ibang tao. Pero kapag ako na ang lumalapit, hindi talaga siya namamansin, Mama Mia. As in deadma to the max talaga ang show ko. Para bang hindi siya nakakita ng tao? Oo nga pala, Mama Mia, magandang lalaki po siya. Lean po ang kanyang pangangatawan pero hindi po siya payat. And also, magaling din siyang maggitara. Isang bagay na ina-admire ko talaga sa kanya. Isa po ako sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya dahil sa galing niyang maggitara. Mahilig din kasi ako sa music, Mama Mia. Pero never kaming naging friends nung high school. Siguro lahat ng classmates ko, siya lang ang hindi namamansin sa akin at siya lang ang hindi nakikipag-usap. Kaya naman, naisipan ko na i-ignore na lang din siya until nakagraduate na kami. Nung college kami, Mama Mia, we ended up enrolling in the same university and department. Kasama ang iba pa naming mga high school batchmates and classmates. Masaya ako. Eventually, na-realize ko, Mama Mia, na sikreto na pala akong nagkakagusto kay Ken simula pa nung high school days namin.
Kasi ang saya-saya ko nung makita ko siya. At nung college pa, Mami, ay sumali ako sa isang club na responsible sa halos lahat ng mga activities sa aming department. Ang club na yon ang halos nag-o-organize ng lahat. And maybe tawagin yung destiny or fate, pero si Ken ay member din ng isa pang club na siya namang laging kapartner ng club namin sa mga school events. Lumipas ang mga buwan, Mama Mia, nag-umpisa na kaming magkausap ni Ken dahil nga sa palagi na lang kaming nagkikita at nagkaka-meeting sa tuwing may mga activities sa school. Hanggang sa unti-unti ay naging friends rin kaming dalawa. Hanggang sa hindi ko na namalayan, Mama Mia, na lagi na pala kaming magkasama. Doon ko siya nagustuhan at mas nagustuhan pa, Mama Mia. Humble po siya, mabait, responsable, may sense of humor, although may mga oras na corny ang kanyang mga jokes. Mapagbigay din siya, matulungin, talented, honest, and loyal. Sa madaling salita, Mama Mia, para sa akin ay napaka-perpekto na niya. Tandang-tanda ko pa ang isang promise na binigay ko sa sarili ko, Mama Mia, nung magkasabay kami minsan na mag-lunch sa kantin ng school. Nagkakausap kaming dalawa while kumakain. Mama Mia, na-try niyo na ba yung mga nangyayari sa movie sa teleserye na may pa-slow-mo effect? Ganun na ganun ang scene namin. Yun bang siya lang ang focus ng mga mata ko? Tapos may pahangin-hangin effect pa sa kanyang buhok na nagsuslow-mo ang paligid. Hindi ko na naririnig pa ang kanyang mga sinasabi dahil nakatitig lang ako sa kanya. At habang nakatitig ako sa kanya, Mama Mia, I told myself, eto na ang lalaking papakasalan ko. Pero mukhang malabo iyon nung mga time na yon. Kasi nung mga time na yon, Mama Mia, ay my girlfriend po si Ken. 2 years na po silang dalawa. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mia. Mama Mia, ang balita ko ay naging official silang dalawa nung last year namin sa high school. Pero hindi nila ito ipinagsabi sa iba until nakagraduate kami. LDR po ang relationship nilang dalawa. Dahil pinili ng babae na mag-aral sa Mindanao dahil taga dun po ang papa niya. Si Mia ang first girlfriend ni Ken. Siya ang first taste ni Ken of relationship. Habang lumilipas ang mga araw, linggo at buwan ay nagiging close kaming dalawa ni Ken. He was my confidant. Siya ang best friend ko. At kapalit naman noon, Mama Mia, ay naging napaka-supportive kong friend sa kanya. Nandoon ako kapag inaaway siya ng kanyang girlfriend. Nandoon ako na siyang nagko-comfort sa kanya at nagbibigay advice kahit na ang totoo ay masakit sa akin ang mga advice na binibitawan ko. Palagi ko kasing sinasabi sa kanya na dapat mag-stay strong lang siya para sa relasyon nilang dalawa at dapat intindihin niya ang girlfriend niya. Mama Mia, 2 taon ko ring daladala ang sakit na yon. Until one day, nag-opened up sa akin si Ken na wala na daw tawag-tawag sa kanya ang girlfriend niya. No call, no texts for 2 weeks. Nung makita ko siya na alalang-alala, Mama Mia, hindi ko alam pero ako po ang nasasaktan. Para pong tinusok ng kutsilyo ang dibdib ko sa sobrang sakit. Dahil doon ay ilang days din siyang hindi umiimik. Kapag nag-uusap kaming dalawa ay ako na lang palagi ang nagsasalita. Siya ay palagi na lang nakikinig. Sa tingin ko nga, Mama Mia, ay parang nag-flashback sa akin yung treatment niya sa akin nung high school pa kami, kung saan ay ini-ignore niya ako. Pero iba naman ito kaysa sa high school.
Kasi nung high school kami ay hindi niya ako pinapansin. Pero ngayon ay lagi naman kaming magkasama. Ang routine namin doon ay klase, canteen, klase, school ground, canteen, klase. Wala nang bago sa aming routine except sa mood niya. Although, halata naman Mama Mia na may pinagdadaanan siya. Pero he made sure that he didn't miss a chance to be with me and our friends, lalo na kung may activity at may usapan ng barkada. Kaya naman na mas na-appreciate ko siya nung mga panahon na yon. Kinabukasan, na-shock po ako Mama Mia dahil nakita ko siyang good mood na good mood na. Na para bang walang nangyari kahapon. Late na ako sa klase noon. Nung nakita niya ako sa gate ng campus. Tapos Mama Mia, napakasaya niyang tignan. He said, "Ang tagal mo naman, late ka tuloy." Sabi niya, habang sinasabayan ako papunta sa classroom. First time niya akong sinundo sa may gate, Mama Mia. Actually, hindi niya ako sinundo. Inantay talaga niya ako doon. Feeling relieved naman ako, Mama Mia, dahil nakita kong happy siya. Kahit na late na ako, okay lang sa akin. Ang naisip ko noon ay siguro nga tumawag na sa kanyang girlfriend niya. Pero deep inside, napakasakit, Mama Mia. Masakit para sa akin na nagkaayos sila. Pero laban lang, ganun talaga eh. Friend ko ang crush ko. Lumipas pa ang mga araw, Mama Mia, mas naging masigla pa si Ken. Palagi siyang naka-good mood, naka-smile, talkative, at palagi siyang nagjo-joke. Tumatawa na rin ako kahit minsan ay corny na talaga yung joke niya. Siguro nga, ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao. Kahit hindi nakakatawa yung joke, tumatawa ka pa rin. Pero hindi ko siya tinanong about sa girlfriend niya, Mama Mia. If there's one thing na hindi ako o hindi ko tinatanong si Ken about ay yung love life niya, Mama Mia. Alam niyo na siguro ang rason. What you don't know won't hurt you, hindi ba? Kaya dapat hindi ako nagtatanong para hindi ako nasasaktan. Nalalaman ko na lang kasi si Ken mismo ang nag-open up sa akin. And that's the only time na magbibigay ako sa kanya ng advice kapag humihingi siya at siya mismo ang nagsasabi. Pero never pong nangyari na ako ang nangumusta tungkol sa kanilang relasyon. So I assumed na okay silang dalawa. Kasi nga nakikita ako na masayang masaya si Ken. Tapos Mama Mia, pag-a-acquaintance party na kami noon. Sa isang canteen ay lumapit siya sa akin. "Kate, sino bang partner mo sa party?" tanong niya. Natawa talaga ako sa tanong niya, Mama Mia. "Bakit? Need ba talaga na may partner sa party?" sagot ko. "Basta, tayo ang magpartner ha?" sabi niya sa akin. It should have been a normal conversation for us. Kasi nga, parati naman kaming magka-partner sa lahat ng events ng aming department. Normally, Mama Mia, nagre-respond ako ng okay. Pero may kakaiba sa vibe ng statement niya na yun. Kaya naman, napatahimik ako. Tumango na lang ako, Mama Mia, tapos gumiti siya sa akin. Kinabahan tuloy ako sa sobrang kilig. Hindi ko talaga alam kung ano ang nararamdaman ko noon. Kinikilig ba ako o kinakabahan? Feeling ko kasi, Mama Mia, ay parang nag-cheat kaming dalawa sa girlfriend niya. Kaya sobra talagang nakakakaba. And then dumating na yung party. Ken was wearing a black suit and tie. I was in a black cocktail dress. Destiny na pod? Destiny na naman ba? We were both busy during the night kaya we both needed to participate sa activities na inorganize ng mga clubs namin. That's why
useless pa rin yung pagka-partner naming dalawa. Malapit nang matapos ang party ay hindi pa rin kami nagkaroon ng chance na mag-bond ni Ken that night. I think it was almost 11 p.m. when the campus DJ announced his last song of the night. It was a sweet dance, Mamma Mia. I was busy sorting out stuffs. Tapos may isang lumapit sa akin mula sa likod at tinanong ako kung gusto ko raw bang sumayaw. Nakita ko si Nick, Mamma Mia, yung campus DJ na friend rin ni Ken. To my surprise ay nag-yes ako sa alok niya. Naisip ko na siguro mas okay kung sumayaw ako, at least na-enjoy ko ang party kahit sa huling sandali. And while papunta kaming dance floor, Mamma Mia, ay hinahanap ng mga mata ko si Ken. And then I saw him in the corner, malapit sa may sound system. Hindi ko alam kung tama ba ang nababasa ko sa kanya noong mga oras na yon, pero nakita kong galit siya sa akin at nakatingin siya sa aming dalawa ni Nick. Mamma Mia, dahil sa sobrang kabang naramdaman ko noon, ay sinabihan ko si Nick na may nakalimutan ako. Tapos bumalik ako sa booth. Na-guilty pa ako at nahiya sa ginawa kong yun kay Nick. Naawa tuloy ako sa kanya nung iniwanan ko siya sa gitna ng dance floor. Sa hiya ko, Mamma Mia, ay tumakbo ako papuntang gate ng campus dahil lang naisip ko noon ay uuwi na lang muna ako. Malapit na ako sa may gate nung marinig kong sumisigaw si Ken. Kate, snacks muna tayo. Mamaya ka na umuwi. Nilingon ko siya at tinitigan ng sandali. Sinundan ko siya at pumunta kaming dalawa sa may canteen. Actually, Mamma Mia, hindi naman talaga ako nagugutom. Marami kayang food sa party. So most probably, alam ko na hindi rin snacks ang sadya ni Ken. Kung bakit niya ako tinawag pabalik. Alam ko, Mamma Mia, na may sasabihin siya sa akin. Call it woman's intuition. Nung makarating kami sa canteen, Mamma Mia, ay may mangilan-ngilan pang tindahan na bukas. Kaya naman bumili kami ng snacks at tapos nagpunta kami sa school ground. Naupo kami roon nang walang ni isa sa aming nagsasalita. Siguro mga 3 to 4 minutes yon. Mag-11:30 na noon at malamig pa ang gabi. Binigay ni Ken sa akin ang jacket niya. Nung maisuot ko na yon, tsaka siya nagsalita. Hiwalay na kaming dalawa. Yung friend niya ang nagsabi sa akin na may iba na pala siyang boyfriend doon sa Mindanao. Niloko niya ako. Yan ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ako nakapagsalita noon. Naawa talaga ako sa kanya. Siya lang ang nagsasalita noong mga time na yon dahil hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Matagal na. Matagal na kaming hiwalay. Remember that day nung inantay kita sa may gate ng school? Noong time na yon, wala na kaming dalawa. Mamma Mia, it did not make sense to me. Kung hiwalay na pala sila, eh bakit ang saya-saya niya noong araw na yon? Tinitigan ko siya ng mabuti pero hindi ako nakakita ni kahit anong sakit. Kahit pa, ikinukwento niya sa akin ang breakup story nilang dalawa. Kaya naman, na-confuse talaga ako ng sobra. Alam mo ba, na ang saya-saya ko nung ginawa niya sa akin yon. It was a blessing in disguise. Pinagdasal ko yon, Kate. Sabi niya. Ano? Pinagdasal mo na maghiwalay kayo? Tanong ko. Tapos sinabi niya sa akin ng lahat, Mamma Mia.
He confessed na nung time daw na naging close na kaming dalawa, ay parang na-confuse siya sa feelings niya. Oo, minahal niya ang girlfriend niya. Pero hindi na siya sigurado noon kung mahal pa rin ba niya ang girlfriend niya nung nakilala na niya ako ng mas mabuti. Na-shock pa ako, Mama Mia, nung sinabi niya sa akin na crush niya raw ako simula high school pa kami. At yung impression ko raw sa kanya, Mama Mia, ang naging dahilan kung bakit hirap siya na lapitan at kausapin ako noon. Sabi niya ay nagagandahan raw siya sa akin noon pa man. Pero may reputasyon daw kasi ako na maldita. Maldita kasi ang mukha ko, Mama Mia, kaya naman nahihiya siyang pansinin ako before. Kaya niya para ako hindi pinapansin noon dahil kinakabahan siya sa tuwing lumalapit ako sa kanya. At natatakot siya na baka ma-reject ko siya. Mama Mia, exaggerated pa niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at sabi niya, feeling ko, andito ka. Tapos ako, andito. Hindi kita maabot. Then ako, parang nasa lupa lang, inaantay kung kailan ka mahulog para magkasama na tayong dalawa. Na-overwhelm talaga ang feelings ko dahil sa kanyang naging confession. Never akong nagka-idea na nung high school pa pala ay may nararamdaman na siya sa akin. Hindi pa rin ako nagsasalita nung mga panahon na yon, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Oo, aaminin ko, nasaktan ako nung nalaman ko na tinutime ako ng girlfriend ko. Nasaktan ako because feeling ko nagawa yun ng girlfriend ko dahil I failed her as a boyfriend. Dapat siguro mas maaga ko siyang pinakawalan para hindi na siya nagkasala pa. Pagpapatuloy niya. Ang sabi pa niya, Mama Mia, ay dininig raw ng langit ang lahat ng mga panalangin niya. Nakalmahin ang utak niya para makapag-decide siya ng mas mabuti. Nag-confess siya sa akin ng kanyang pagmamahal. Ako daw ang reason kung bakit palagi siyang masaya. Ako daw ang reason kung bakit hindi siya nagmi-miss ng araw na makasama ako sa mga vacant hours niya. Kasi kulang daw ang araw niya kapag hindi kami nagkasamang dalawa. Mama Mia, hindi ako aware, pero ang sabi niya ay everyday daw niya akong inaantay sa may gate para pagdating ko ay ako ang kanyang unang makikita. Pero hindi raw siya maka-approach sa akin ng araw-araw dahil baka ma-misinterpret ko raw. Ang sabi niya, kompleto na raw ang araw niya kapag nakikita niya ako. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko nung mga oras na yon. Kaya naman, tumayo na lang ako at nilapitan siya sa niyakap. Tapos pareho kaming umiiyak nung mga panahon na yon. Mama Mia, apat na salita lang ang nasabi ko kay Ken. Yes, Ken, I love you too. Mula nung gabing yon ay naging kaming dalawa. Hindi na kami napaghiwalay mula noon. Maraming beses na kaming sinubok ng pagkakataon, Mama Mia. Nung makagraduate kami ng college ay sinubok ang aming relasyon dahil nawalan kami ng oras sa isa't isa. Pero kahit pa ganun, ay naging okay pa rin kami. Pinili pa rin namin ang isa't isa. Pero Mama Mia, isa ang pinaka naging problema namin.
Walang iba kundi ako. Dumating kasi sa punto na nagkaroon ng job offer si Ken papunta sa Malaysia. 3 taon yun, Mama Mia. Ako naman ay naiwan dito sa Pilipinas. Habang nagtatrabaho ako ay hindi ko namamalayan na parabang nawawalan na ako ng gana sa relasyon naming dalawa ni Ken. Isang araw ay nilapitan ako ni Robert, isa sa mga katrabaho ko. Ang sabi niya, Mama Mia, ay matagal na raw siyang nagkakagusto sa akin. Pero prinangka ko siya at sinabihan ko siya na may boyfriend ako. May boyfriend ako na nasa Malaysia at hinding-hindi ko kayang lokohin ang boyfriend ko. Kaya naman simula noon ay hindi na ako nilalapitan ni Robert. Kaso lang, nung magkaroon ng Christmas party ang aming building, doon po nagkaroon ng chance na magkasama kaming dalawa. Naging magka-partner kasi kami ni Robert sa ilang mga games, Mama Mia. May mga games na may inumang kasali. At habang nag-iinom kami, hindi ko namamalayan na naging clingy na pala kaming dalawa ni Robert sa isa't isa. At pagkatapos ng gabing yun, ay hindi kami umuwing dalawa ni Robert. Mama Mia, sa loob ng kotse ni Robert ay bigla niya akong hinalikan. Pero imbis na magalit sa kanyang ginawa, ay hinalikan ko pa siya pabalik. Siguro dahil sa sobrang pagka-miss ko kay Ken at dahil na rin sa sobrang kalasingan ko nung gaming yun, kaya ako nagawa ang bagay na yun. Hanggang sa ang halikan naming dalawa ni Robert ay lumalim pa ng lumalim. Hindi na namin namalayan na nahubad na pala namin ang saplot ng isa't isa. Ako pa mismo ang pumatong kay Robert, Mama Mia. Doon ay may nangyari sa amin. Pagkatapos noon ay hinatid na ako ni Robert sa apartment ko. Wala po kaming pasok pagkatapos ng aming Christmas party ng isang linggo dahil Christmas break namin yon. After ng isang linggo, Mama Mia, pagkabalik namin sa opisina ay biglang naging clingy sa akin si Robert. Kaya naman prinangka ko na siya. Ang sabi ko sa kanya ay hanggang dun lang ang nangyari sa amin. Sana ay walang ibang makakaalam. Sana itago niya yon at kalimutan na lang. Mama Mia, mabuti na lang at hindi naging makulit si Robert. Hindi na niya ako nilapitan pa simula nung araw na yon. Kaya nakampante ako. Pero mabigat talaga sa dibdib ko ang konsensyang daladala ko dahil sa kasalanang nagawa ko sa boyfriend ko. Kaya naman, nung mga araw na tumatawag sa akin si Ken, Mama Mia, ay hindi ko talaga siya masagot ng maayos. Matamlay ako makipag-usap sa kanya, kaya naman nag-aalala siya sa akin. Tinatanong niya ako kung ayos lang ba ako, kung may problema ba ako, o kung may nararamdaman raw ba ako. Sabi ko sa kanya ay ayos lang. Siguro ay pagod lang talaga ako. Kaya naman, Mama Mia, simula nung araw na yon ay hindi na kami masyadong nagtatagal na nag-uusap dalawa ni Ken sa video call dahil nga hindi ko maharong na makausap siya, Mama Mia. Natatakot akong baka mabuking niya ako. Ilang beses kong pre-practice ang sarili ko na huwag magpahalata. Nakalimutan na ang naging kasalanan ko. Nakalimutan ko na ang nangyari sa aming dalawa ni Robert. Ilang buwan pang nagdaan, Mama Mia, ay unti-unti ko na rin nakalimutan yon. Actually, hindi ko naman talaga nakalimutan pero parang nasanay na rin ako at hindi na ako nakokonsensya pa dahil hindi na rin naman nangyari pa ulit. Mama Mia, isang araw, ang sabi ni Ken sa akin ay may sorpresa daw siya pag uwi niya. Na-excite naman ako dahil ang alam ko ay 3 buwan na lang at uuwi na siya. Kaya naman, tinanong ko siya kung anong gusto niyang lutuin ko sa kanyang pag-uwi. Ang sabi niya ay ayos lang daw siya.
Tinanong ko kung kailan ang flight niya. Doon, Mama Mia, ay hindi siya nakasagot ng maayos. Bakit, babe? May problema ba? Babe, kasi hindi pa ako makaka-uwi. Ano? Di ba kakasabi mo lang na may sorpresa ka sa akin sa pag-uwi mo? Ito ba ang sorpresa mo na hindi ka makaka-uwi? Tanong ko. Hindi yan, babe. Hindi ako makaka-uwi dahil nakapag-extend ako ng 1 year pa dito. Kailangan na kailangan kasi ako sa trabaho dito at walang papalit sa akin. Sabi niya. Mama Mia, pinag-awayan pa namin ang bagay na yon. Dahil ayoko talaga na mag-extend pa siya. Hindi ko na talaga kaya na wala pa siya sa tabi ko. Pero naging matigas ang desisyon ni Ken. Kaya naman sa huli ay wala rin akong nagawa. Nag-extend talaga siya ng kanyang kontrata doon. At dahil sa inis ko sa kanya, Mama Mia, ay nagkaroon ako ng isang ka-one-night stand. Noong gabi na yon ay Friday po. Nagkaayaan ng mga kasamahan kong babae sa trabaho na mag-bar daw kami. Hindi naman ako ang babaeng mahilig mag-bar, Mama Mia. Actually, hindi nga ako masyadong lumalabas. Bahay, trabaho at simbahan lang talaga ako. Pero nung panahon na yon, dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko kay Ken, ay sumama ako sa mga kaibigan ko. Hindi pa talaga ako nadala, Mama Mia. Uminom talaga ako noon at ininom ko ang lahat ng inis at galit na nararamdaman ko kay Ken. Dahil doon ay sobra akong nalasing. Siguro, Mama Mia, ang iba ay hindi maniniwala. Siguro ang iba sasabihin nila na palusot ko lang ang lahat. Pero sadyang hindi ko na talaga makontrol ang sarili ko sa tuwing nakakainom ako. May mga nagagawa akong bagay na kapag nasa matino akong isip ay hindi ko naman magagawa. Noong nakainom na ako, Mama Mia, ay may lumapit sa aming lalaki at nakipagsayaw. Ang natatandaan ko ay malandi pa akong nakipagsayaw sa kanya. At ang sunod kong natatandaan ay lumabas na kaming dalawa sa bar, nakapwa nakaakbay sa isa't isa at panakanakay naghahalikan. Pumasok kami sa isang pinakamalapit na motel doon. At doon ay may nangyari sa aming dalawa. Kinabukasan ay wala na siya pagising ko. Hindi ko na natanong ang kanyang pangalan. Hindi ko na rin masyadong natatandaan ang kanyang mukha. Panibagong pagkakamali na naman, Mama Mia. Pero sa mga panahon na yon, naisip ko na hindi naman ako ang may kasalanan kung bakit nangyari yon. Unang-una, kung hindi nag-extend si Ken ng kanyang kontrata sa Malaysia, ay hindi ko naman magagawang mag-inom at mag-bar. At siguro hindi rin nangyari ang one-night stand na yon. Kaya naman, nilimot ko sa konsensya ko yon. At Mama Mia, meron pang dalawang lalaking naka-one-night stand ko sa mga panahon na nag-aaway at naiinis ako kay Ken. Hindi ko alam kung yun ba ang nagiging way ko para mapatawad ko siya. O kung yun ba ang nagiging way ko para maramdaman ko na mahalaga ako. Mama Mia, sa sobrang kabisihan kasi ni Ken sa kaniyang trabaho, minsan ay hindi ko na nararamdaman na mahalaga ako sa kanya. Minsan hindi ko na nararamdaman na gusto pa niya ako, na ako pa ang mahal niya. Kaya siguro naghahanap ako ng ibang validation sa ibang lalaki. Mama Mia, yung mga lalaki na yon ay hindi ko naman nakakasiping ng matagal. Lahat sila ay pang isang beses lamang. Hanggang sa nakauwi na nga si Ken matapos ang 1 year niyang extension sa Malaysia. Nung makauwi siya, Mama Mia, ay tinupad niya ang kanyang pangako na may sorpresa siya sa akin.
Dalawang araw pa lang mula nang makauwi siya ay inaya niya ako na mag-dinner kami. Akala ko nga ay hindi pa niya ako pupuntahan dahil nasa pamilya pa niya siya. Alam ko naman na miss na rin siya ng kanyang ina, kaya naman pinagbigyan ko sila na magkasama pa. Ang buong akala ko ay the week after pa niya ako pupuntahan. Pero 2 days after siyang dumating ay pinuntahan niya ako. Inaya niya akong mag-dinner kaming dalawa. Siyempre pumayag ako, Mama Mia, dahil miss ko na po si Ken. At nung nasa dinner kami, habang umunguya ako ng cake na in-order ko, ay bigla na lang akong nakanguya ng isang matigas na bagay. Nung tanggalin ko yon sa aking bibig ay nagulat ako dahil isang diamond ring ang nandoon. Pagkalingon ko kay Ken, Mama Mia, ay wala na siya sa upuan niya. Palapit na siya sa harapan ko at lumuhod. Nag-propose siya sa akin, Mama Mia. At noon ko lang napansin na sa likuran kong tables ay nandoon pala ang mga magulang ko at pati na rin ang mga magulang ni Ken. Masayang-masaya ako, Mama Mia, na umoo sa kanyang marriage proposal. Ito na talaga, Mama Mia. Ito na ang matagal ko nang hinihintay. Ito na ang matagal ko nang pinangako sa sarili ko. Papakasalan ko na si Ken. Ang lalaking inibig ko simula pa nung high school kaming dalawa. Ang sumunod na mga nangyari, Mama Mia, ay mabilis ang preparation para sa aming kasal dalawa. Marami kaming inasikaso at ang sabi niya siyang bahala sa lahat ng gastos. Pero may isa na namang pero ang kanyang sinabi. Kailangan niyang bumalik muli sa Malaysia pagkatapos ng 3 buwan. Ang gusto niya, Mama Mia, ay makasal na muna kami bago siya umalis. Pero ang sabi ko ay tsaka na kami magpakasal pagkabalik niya, Mama Mia. Dahil ang gusto ko kasi ay isang engranding kasalan. Ang gusto ko, yung kasal na hindi minamadali. Ang gusto ko, yung kasal na pinag-isipan ang bawat detalye. Mula sa simbahan, sa damit na isusuot, sa catering, sa cake, at maging sa team. Lahat ng yun, Mama Mia, gusto ko ay pinag-isipan. Pumayag naman si Ken at saka na kami magpapakasal pagkatapos ng isa't kalahating taon niyang kontrata sa Malaysia. Ibinili niya ako sa kanyang kapatid na si Leo. Si Leo ay mas bata sa amin ng 1 taon. Ang sabi niya, si Leo raw ang sasama sa akin sa bawat puntahan ko ng mga suppliers. Nung una, Mama Mia, ang sabi ko kay Leo ay hindi niya kailangan gawin yon. Kaya ko naman na ako ang gumawa ng mga bagay na yon. Masaya naman ako na magpe-prepare ako ng sarili kong kasal. Gusto ko kasi talaga, Mama Mia, dream wedding ko ang mangyayari. Pero ang sabi ni Leo ay mananagot raw siya sa kanyang kuya kapag hindi niya ginawa ang request nito. Ang kuya niya kasi ang nagpaaral sa kanya, Mama Mia, at siya rin ang dahilan kung bakit nakapagtapos si Leo. Kaya naman malaki ang utang na loob niya dito. At dahil doon ay hindi na ako kumontra pa. Nais ko rin naman na maisip ni Leo na nakapagbayad na siya ng utang na loob niya sa kanyang kuya. Kaya naman, Mama Mia, pagkatapos ng trabaho ko ay sinusundo ako ni Leo para puntahan ang iba't ibang suppliers at tignan ang iba't ibang mga bagay na gusto ko sa kasal ko. Mama Mia, ilang beses na rin po kaming napagkamalan ni Leo na kami ang ikakasal. Tumatawa na lang kami at kung minsan ay napapagod na rin kami na magpaliwanag sa iba. Kaya naman sinasakyan na rin namin. Halos magka-height at magkasing katawan lang kasi si Ken at si Leo, Mama Mia. Kaya naman sa tuwing may mga fitting akong ginagawa dahil gusto ko na bagay ang suot ng groom ko sa aking bridal gown, kaya naman pinapasukat ko rin ng mga tuxedo itong si Leo. Game na game naman siyang gawin ang mga bagay na yon.
Mama Mia, unti-unti ay nagiging close kaming dalawa ni Leo dahil nga kami ang halos magkasama sa mga araw na nag-prepare ako para sa aming kasal sa lahat ng suppliers. Kung minsan, Mama Mia, habang nasa mga suppliers kami ay tumatawag si Ken. Kaya naman nakikisali rin siya sa bawat detalye na gusto kong mangyari sa aming kasal. Pero madalas ay busy po talaga ang boyfriend ko. Kaya naman si Leo na rin ang tinatanong ko, Mama Mia, kung ano ang opinion niya. Naisip ko na dahil magkapatid naman silang dalawa ay baka pareho sila ng taste. Mama Mia, 3 buwan nang mabilis na nagdaan at halos nakukompleto na namin ang gusto namin o ang gusto ko na mga suppliers para sa kasal ko. Hanggang sa naghanap kami ng mga bulaklak. Ang gusto ko kasi, Mama Mia, ay tulips na mga bulaklak ang nakalagay sa simbahan at sa reception. Ayoko ng rose dahil masyadong common yon. Kaya naman, napagkasunduan naming dalawa ni Leo na maghanap kami isang buong Sabado kung saan-saan na kami napunta, Mama Mia. Pero hindi kami makahanap ng quality ng tulips na gusto ko. Iba't ibang lugar na ang napuntahan namin. Malaki na ang gastos namin sa gas ng kanyang kotse. Hanggang sa napunta kami sa isang farm ng tulips, Mama Mia. At ang farm na yon ay medyo malayo po sa kabihasnan. Maliit ang daan kaya naman ang kotse ni Leo ay nasa labas lang ng daanan. Maglalakad pa kami ng halos 20 minutos bago makarating sa farm na yon. Dahil sa gustong gusto ko talaga ng tulips ay walang nagawa si Leo kundi ang samahan ako. Mama Mia, habang namimili kami ng tulips ay nasabi ko na ito na talaga ang gusto ko. Pero nung natapos na kami at pabalik na sana sa kotse ay bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya naman dali-dali kaming tumakbo papunta sa kotse niya. Pero wala pa rin nangyari dahil basang-basa pa rin kaming dalawa sa ulan. Buti na lang talaga at waterproof ang bag na dala ko at hindi nabasa ang cellphone ko at ibang mga gamit ko. Pero ang katawan ko, Mama Mia, at ang damit na suot ko, pati na rin ang suot ni Leo ay basang-basa. Pagkapasok namin ng kotse ay pareho naming pinupunasan ang aming mga kamay. Kumuha siya ng isang tuwalya sa kanyang gym bag at ang sabi niya ay ayusin ko raw ang buhok ko. Pero dahil sa nagpupunas pa ako ng aking kamay ay siya na lang ang nagpunas ng buhok ko, Mama Mia, dahil masyado iyong basa at tumutulo ang tubig sa loob ng kotse. Mahaba kasi ang buhok ko. At nung ginawa niya yon, Mama Mia, ay biglang nagkalapit ang mukha naming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sa isang iglap ay naghalikan kaming dalawa ni Leo. Kahit na napakalamig ng panahon at malamig din ang aircon sa loob ng sasakyan, Mama Mia, ay hindi ko nararamdaman ang mga lamig na yon. Ang tanging nararamdaman ko nung mga panahon na yon ay ang init ng mapupusok na halik naming dalawa ni Leo sa isa't isa. Lumalim ng lumalim ang aming halikan. Hanggang sa unti-unti na naming tinatanggal ang saplot ng bawat isa. Isinandal niya ang upuan ko, Mama Mia. At saka lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mga masiselang bahagi ng aking katawan. Hindi ko na napigilan at tuluyan na akong natupok ng apoy na dala ng katawan ni Leo. Mama Mia, may nangyari sa aming dalawa ni Leo nung panahon na yon. At ewan ko ba, imbis na ma-awkward kami sa isa't isa pagkatapos ng nangyari ay parang naging close pa kaming dalawa. Hanggang sa ang nangyaring yon, Mama Mia, ay naging paulit-ulit na eksena sa tuwing natatapos kaming dalawang magkipag-usap sa supplier para sa kasal naming dalawa ni Ken.
hanggang sa dumating ang araw ng uwi ni Ken Mama Mia. Bago ang araw na yun ay tinanong ako ni Leo kung gusto ko pa raw bang pakasalan ng kuya niya. Pero alam ko sa sarili ko, Mama Mia, na mahal ko si Ken. Sadyang natutupok lang talaga ako ng apoy na dala ni Leo. Kaya naman sinabi ko sa kanya na ang kuya niya ang mahal ko. Pagkatapos kong sabihin yon, ay umayos na siya ng kanyang upo at inihatid na ako sa bahay. Kinabukasan ay ako ang sumundo kay Ken sa airport. Masayang masaya siya. Ibinalita ko sa kanya na kumpleto na ang lahat ng suppliers para sa kasal namin. Kaya naman ang sabi niya ay iset na naming dalawang date. Kumuha na rin ako ng mga requirements namin, Mama Mia, kaya mabilis na ang mga process ng mga seminars namin sa simbahan at sa City Hall. Naging busy kami masyado ni Ken na hindi ko na namalayan na hindi na pala nagpapakita at kumukontak sa akin si Leo. Nung kasal namin, Mama Mia, tatlong araw bago yun ay sinabi ni Ken sa akin na papalitan ng pinsan niya si Leo bilang best man niya. Natakot pa ako noon dahil baka may alam na si Ken. Pero ang sabi niya ay naging biglaan raw ang pag-alis ni Leo. Mama Mia, umalis si Leo. Siguro dahil hindi niya kayang makitang ikasal ako sa kuya niya. O siguro hindi niya kaya ang kanyang konsensya. Pero ako, Mama Mia, kinapalan ko talaga ang mukha ko at itinuloy ko ang pagpapakasal ko kay Ken. Mama Mia, nung makasal na kaming dalawa ni Ken, hindi ko alam kung bakit siya ka pa unti-unti at nag-umpisang binabangungot ako sa mga kasalanang nagawa ko sa husband ko. Ngayon, Mama Mia, ay mag-iisang taon na kaming dalawa ni Ken bilang mag-asawa. Buntis na rin ako sa unang anak namin. Ang ipinagpasalamat ko na lang talaga ay hindi ako nabuntis noon ni Leo. Pero kahit na si Ken ang nakabuntis sa akin, gabi-gabi pa rin akong dinadalaw ng konsensya ko. Hindi pa rin ako pinapatulog. Si Leo, Mama Mia, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikita o nakakausap man lang. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag nagkausap kaming dalawa. At ako, Mama Mia, masyado na akong tinutupok ng konsensya ko. Maging ang pagpunta sa loob ng simbahan ay halos hindi ko na magawa dahil nahihiya ako sa Diyos. Nahihiya akong magsimba sa Kanya gayong alam ko na may ginagawa akong masama, na may kasalanan ako na hindi ko pa nakukumpisal kanino man. Kaya naman, Mama Mia, sana sa pagsabi ko at pagsulat ko dito sa programa mo, sana ay magkaroon na ako ng lakas ng loob para aminin kay Leo, aminin kay Ken ang naging kasalanan ko mula sa iba't ibang lalaki hanggang sa kapatid niyang si Leo. Mama Mia, tama po ba ang nasa isip ko? Na one of these days ay dapat aminin ko sa husband ko ang totoo? O dapat ba na isikreto ko na lang hanggang kamatayan ang naging pagkakasala ko kay Ken? Please tulungan niyo po akong magdesisyon. Hanggang dito na lamang po, lubos na nagpapasalamat, Kate. Nako Kate, sobrang bigat naman ang problema mo. Well, kung aaminin mo kay Ken ang naging kasalanan mo sa kanya, naging mga kasalanan mo sa kanya, siguro nga posible na hindi kanya mapatawad. Lalo pa't kapatid pa niya ang naging panghuli mong lalaki. Pero kung hindi mo naman aaminin, posible na maging okay kayo, posible na magkaroon kayo ng masayang pamilya, pero baka magkasakit ka sa kakaisip ng mga naging kasalanan mo. Ako kasi naniniwala po ako
sa kasabihan na Veritas liberavit vos, the truth will set you free. Siguro hindi ngayon, pero sana ipunin mo lahat ng lakas ng loob na meron ka. And one of these days, sana aminin mo kay Ken ang totoo mong naging kasalanan sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang magiging opinion ng iba nating mga tagapakinig. Basahin mo na lang sa comment section dahil alam ko na marami sa mga tagapakinig ngayon ang magko-comment talaga dito sa sulat mo na ito. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas maigi nang malaman ni Ken mula sa iyo ang mga naging kasalanan mo kaysa sa iba pa niya ito malaman. Naniniwala din kasi ako na walang lihim na hindi nabubunyag, lalo pat kung ang lihim na yon ay isang masamang lihim. Maraming salamat, Kate, sa pagbabahagi mo ng kwento mo dito sa ating programa. At kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Kate at kung meron kayong opinion, nang hihingi po siya ng advice sa atin, paki-comment na lang po ang inyong advice down below. Tapos please po maging mabait po tayo sa ating mga comment. Maging sensitive po tayo. Huwag po tayong gumamit ng mga harsh na mga salita nang sa ganon ay hindi tayo makasakit ng kapwa natin tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood nitong video na ito. Huwag niyong kalimutan na i-share ang video na ito, i-click ang ating subscribe button at i-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating i-upload. Kung may sarili ka rin kwento, pwede niyo pong i-share yan. Mag-email lamang po kayo sa mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.